Hello! Hello humans! I'm JP and welcome ulit sa ating Theories of Personality series. So ngayon naman pag-uusapan natin ang theory ni Michelle and Shoda na tinawag nilang Cognitive-affective Personality System, also known as CAPS. Halos kapares na ito ng kay Rotter in terms of their goal in predicting behaviors. Yun nga lang, in this case, mas complex ng konti yung kay Michelle and Shoda dahil sinama nila yung trait theory na nauna. And wag na nating patagalin, no? Simulan na natin. Roll na natin yung intro. So kung si Rotter ay gumawa ng isang formula para i-predict ang specific and general behavior using the psychological situation, si Michelle and Shoda naman is hindi lang sila nag-stop doon. Gusto nilang din isama yung trait or yung mga global trait factors na na-discover ni na Isaac and Friends. So in a way, mas complex nga ng konting conceptualization ni Michelle. Pero paano nga ba napunta si Michelle and Shoda sa kanilang conceptualization na yun? So ano bang history? So noong unang panahon, yung unang panahon na medieval ages, na mga 50 years ago lang naman, common knowledge na sa Western academe na ang mga personality tests ay legit. So for example nga, yung mga personality tests like yung Big 5 Factor Theory tsaka yung 3 Factor Theory ni Isaac, they can really predict behaviors, no? So let's say for example, mataas ang score ko sa openness, malamang sa malamang yung mga behavior ko is something like of an open person, no? Open sa ideas, open-minded sa mga opinions, and open-minded din sa business, no? Power! Yun nga lang, common knowledge din na hindi 100% yung predictive power ng mga test na ito. So kumbaga, mataas ang openness ko sa maraming bagay, pero pagdating, let's say, for example, sa pagpili ng drinks sa isang cafe, hindi ako open for exploration of bagong drinks. Theoretically, dapat open ako dun kasi nga, lumabas sa aking test is mataas ang openness ko. Pero hindi ako open in that kind of situation. Bakit kaya? And consistent yun, no? Kumbaga, may consistency yung inconsistency ng openness to experience ko. So, ang tawag dito sa situation na to is yung consistency paradox. And during that time, stress na stress yung mga academics kasi on one hand, pinapatunayan nito legit yung mga trait factor theories. But at the same time, parang ini-implied din ito na hindi lang traits ang main factor in describing behavior. It's not the whole story, kumbaga. Ang consistency paradox na to is something that needs to be solved. And si Michelle is parang ginawa niyang life mission yung pagsasolve ng consistency paradox na to. And boy, did he solve it, no? So para ma-solve nga ni Michelle and Shoda ang consistency paradox, syempre, sinama niya sa assumption niya na yung mga tao is may mga personal dispositions or mga traits. So let us say, for example, meron isang tao nga na nagkaroon siya ng score na mataas ang openness niya to experience. So generally speaking, okay lang sa kanya na magkaroon ng mga new ideas, hindi siya traditional, and whatnot. Pero, ayan, may condition. Pero, sa mga ibang situations, like for example, yun nga yung pagpili ng mga drinks, parang ayaw niyang mag-explore. Bakit kaya ganun? Ang sabi ni Michelle, it might be the case that there are some variables or personal variables na pwede mag-set ng condition para magkaroon ng variability yung behavior natin. So, ano yung mga personal factors na pwede mag-set ng conditions na yon? Ayon kay Michelle, ang mga variables na ito includes perception, beliefs, values, goals, cognitions, and feelings. So itong mga personal factors na to can influence our behaviors on certain situations. Since ang mga variables na ito is nag-involve nga ng certain cognitions and affect, kaya yun, tinawag na cognitive-affective personality systems ni Michelle and Shoda. So kasama niya na si Shoda nung ginawa niya yung CAPS. So ang tawag ni Michelle and Shoda dun sa mga factors na sinabi ko kanina, like perceptions and whatnot, is cognitive-affective units or CAU. So again, ang mga CAUs na to is may malaking influence on how we interpret situations and therefore decide kung applicable ba yung mga traits natin or hindi. Isa sa mga CAU na dinescribe ni Michelle and Shoda is yung tinatawag nating encoding strategies. So ang encoding strategies is basically how we categorize our experiences. So let's say for example, yun nga, dun sa high and openness na ayaw mamili ng kape. Pwede niyang encode yung experience of going to the cafe as pupunta ako sa coffee shop para magtrabaho. Hindi naman para sa kape lang. So ganun niya in-encode yung experience niya.
Kaya naman, ibang example naman, yung mga taong iniinsulto, di ba? Pero mga taong kapag iniinsulto mo or tinrash talk mo, eh, very responsive, no? Mapipikon talaga agad, no? Talagang, ano gusto mo, suntok ka na lang, mga ganong klaseng mga galawan, di ba? Yun yung naging behavior nila. Tangin na mo, checkpoint Dizon! Ang pangit ang bugumukha mo! Tarong sinasaan po rupi at tagawag sa umping ka na! Pero meron mga iba naman na parang kahit insu-insultuin mo, no? Parang tatawa-tawa na lang. Parang, sige. Why? Kasi yung pag-encode nila ng experience, no? Yung categorization nila ng experience is very different. Yung isa, sineseryoso naman masyado. Yung isa naman, parang, ay, hindi, nagjo-joke lang siya or hindi niya alam yung ginagawa niya or nagkikipaglokon lang. So, iba yung naging behavior nila despite having the same experience. So, encoding strategies yung tawag to. Next CE yun naman is yung tinatawag na competencies and self-regulatory strategies. So, basically, it's the same with self-efficacy of Albert Bandura. Dun sa example nga natin na mataas ang openness pero ayaw mamili ng kape, eh, it might be the case na, yun nga, wala siyang talent sa pagpili ng masarap na kape. So, parang wala siyang confidence sa skill niya in choosing a right coffee for him. So, ang tendency is mababa ang self-efficacy niya. Dahil mababa ang self-efficacy niya doon, eh, talagang mamarapatin niya na lang na hindi na mamili ng bagong drink kasi alam niya madidisappoint lang siya. So, ganun niya sineself-regulate yung sarili niya. After all, ang goal niya naman kasi doon sa cafe is not to drink coffee. Ang goal niya lang is magtrabaho sa coffee shop. Which brings us to the next CAU, which is ang goals and values. So, depende sa goals and values ng isang tao and dun sa situation na meron siya, eh, magkakaroon talaga ng variability ng behavior. Let's say, for example nga dun, na talagang ang goal niya is magtrabaho, so kahit anong kape pa yung kunin niya, no, magtatrabaho din siya. Kailangan niya lang ng konting caffeine. So, in other context naman, ito yung mag-explain kung bakit yung mga usually war freak nating mga kasama sa school or kasama sa trabaho, eh, parang napakaamo pag darating na yung boss. Kasi meron silang goal na ayaw nilang mawala ng trabaho or ayaw nilang mapagalitan, kaya panggap-panggap din pag may time, di ba? Another CE yun naman is yung tinatawag nating expectancies and belief, na kung saan medyo pareha sila ng competencies, yun nga lang yung expectancies and belief. It's more general kasi yung competencies more on sa skill mo lang as a person. Pero expectancies and beliefs, eh, ito yung parang general expectations mo sa mundo na kinagagalawan mo. No? Let's say for example, dun sa high openness guy nga, dahil meron na siyang experience na natikman niya na yung latte and masarap yung latte, so expect niya na pag-iinumin niya is masasarapan siya, okay na siya doon, edi yun na lang yung pipiliin niya. So, in other context naman, yun nga, may mga tao na very unagreeable, no, sa mga maraming konteksto ng buhay nila, yung kaklase mong nangaaway ng lahat ng mga tao, na mga kaklase, na mga teacher, pero pagdating sa mga magulang niya, very maamong tupa, no? Bakit ganun? Kasi may belief siya, no? May expectation siya na dapat yung mga magulang is nire-respeto. So, kailangan niyang respetuhin yung mga magulang niya, despite having the basic tendency to become unagreeable. Diba? I'm sorry, ma. I'm sorry. And last but not the least is yung tinatawag nating affective responses. So basically, ito yung emotions, no, and physiological reactions. Kaya nga tinag na cognitive-affective units, di ba? So ito yung affective part, no? Contrary to popular belief, emotions are still cognitions, no? Yun nga lang, hindi sila ganun ka-logical, no? Hindi mo need ng logic to explain your emotions. It's just there. It's raw. It's instantaneous, di ba? Hindi mo kailangan ng logic para sumaya. Pag nakakita ka lang ng aso na nakangiti habang tumatae, tinitignan ka niya, parang matatawa ka na. Okay. These affective responses can also affect our behavior despite our basic tendencies. Let's say for example, di ba, maraming beses mo nang binalak na i-break yung jowa mo. Dahil 7 times mo na siyang nahuli na nang bababae or nang lalalaki, di ba? Pero nung nagbakaawa, nagpasorry, umiyak-iyak, pasad boy, no? Nahabag yung puso mo, affect yun, eh, binigyan mo ng second chance kahit pang 8 beses niya nang ginawa yun. Winarap na ninyo kami eh! Wala pa rin akong tulog! Ilang gabi na po ito! Affective responses. Hindi siya logical, no? But it still affects your behavior despite your tendencies. So of course, yung mga example na binigay ko sa mga CAUs na yun is very simple lang sila, no? But again, we can apply CAUs or CAPS
sa mga mas complex na behaviors like yun nga, yung pagbibigay mo ng second chance sa 8 times niyang kasalanan. No? So may mga certain beliefs and expectations tayo na kung saan hindi nagiging applicable yung mga basic tendencies natin. No? Hindi yung ibig sabihin na bababa extroversion ko is hindi na ako pwedeng mag-public speaking. Kasi meron akong competency sa public speaking. So kahit di ako extroverted, eh kaya kong magmukhang extroverted. No? By the way, 3 lang yung extroversion ko sa Big 5. No? Kung previous ko. Anyway, ganyan din explain ni Michelle and Shoda yung personality ng isang tao. Meron tayong basic tendencies, but at the same time, meron tayong mga perceptions, beliefs, expectancies about ourselves and about the world that can influence our behavior in some certain situations, which makes our basic tendencies sometimes irrelevant. But still, relevant pa rin sila. Basic tendencies nga eh. So just like Rotter and Bandura, mataas yung rating ng theory nito sa falsifiability, generation of research, organization of knowledge, internal consistency, and parsimony. Hindi siya gaanong useful sa psychotherapy, but still, useful pa rin siya sa explaining ng behavior. No? Wala lang ang siyang masyadong steps in psychotherapy. So what I like about this theory is yung way niya ng pag-merge ng dalawang theory basically. Yung theory ng trait at saka yung some concepts of psychodynamics or yung dynamic theory. No? Kumbaga, in-accept niya na tayong lahat is meron nga tayong mga basic tendencies, no? Meron tayong mga inborn, mga biological traces of the basic tendencies to act. But at the same time, the way we perceive things, our past experiences, our goals, our beliefs about the situation can also affect our behavior. In other words, hindi tayo robot na may naka-set na parameters lang. Meron tayong flexibility as a person in certain situations. Which is, dapat gano'n naman talaga natin tignan ang human person. Hindi lang tayo traits. Marami din tayong perceptions and beliefs. So ayan, napag-usapan natin yung theory ni Michelle and Shoda na tinawag nilang Cognitive-affective Personality Systems, or CAPS in short. Sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit papano. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share niyo na to sa mga mapagbigay ng second chance ng friends. At huwag niyo lang kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye! Nakakatingin.